Eh, magandang araw mga katropa, no? At malamig pa rin ngayon. Pupunta na tayo ngayon dun sa kakilala nating ano, magkukompute ng D4 natin. Grabe, ang gaganda ng mga bahay dito mga katropa. Mayroon pang truck dun ng High Life, oh. Ibig sabihin may tracker dun. Yeah. At ang mga bagong bahay dito mga tropa. So nandito na tayo dun sa bahay ng ating pagpapakompyutan. At tingnan natin. Nandito na tayo sa ano. Kanina mahaba na yung pila. Ayan, mga kasama natin sa trabaho. Shout out. Siyempre, shout out mo. Nandito na ba pamilya mo? Shout out sa pamilya ko parating na sila next month. Ayun. Next month din. Ikaw? Wanted ako sa pinan. Mamaya tatanungin natin si Kuya kung ano yung ano, meron sa tax refund. Para magkaroon din kayo ng idea kung bakit kami nagkakaroon ng T4 dito. Habang nag-aantay kami sa pila namin, may dumating na mga kasama natin. Pilipina, bagong dating, di ba? Tiga saan kayo? Tiga saan? Mindanao ka, tapos si Cebu, ayun. Swine Tech po sa ano. Pero galing kayong Pilipinas. So, 3 months pa lang dito. Ba't nahihiya ka, Rolly? Swine Tech. Ako, kami na ito, ano? Taga Davao. Oh, Davao. Oh, shout out, pre. Digo City. Shout out taga Digo City. Batangas. Oh, Batangayan nyo ba? Oh, yeah. Oh, yeah. Nasugbu, Batangas. Nasugbu, Batangas. Ayan, mga kasama natin nandito. Ayan, mga Swine Tech kayo, di ba? Swine Tech saan ka? Sa Toppings. Toppings. Hindi yun parte ng highlight, di ba? Yung Lomas po ay isang town na malapit dito sa Nipawa. So, galing pa silang Lomas para magpa-compute ng tax refund nila. Kasi last December lang kayo nag-umpisa. Isang buwan lang pa rin. Oh, isang buwan lang, di maliit lang. Maliit lang. Oh, maliit lang. Comply lang talaga si tax. Pagsunod lang sa pagpapakompute. Pero ikaw, Ted, di ba nagbabayad ka ng tax mo? Nagbabayad kami, yearly na kami ng kuya mo. Siguro mga 3 years na. 16 hindi ka na, hindi ka na nakakakuha ng ano, tax. Wala kang nakukuha ng tax. Wala. Refund ko na kami. Wala? Walang refund? Kasi ano na ang anak mo, 22 na, so nung maka-18 siya, nagbabayad na kami. Pareho. Pag sa amin, refund. Sa inyo, ano tawag doon? Aba. Abuno. Aba, thanks. Parang ano. Lalo na ngayon, ang kilita daw ng kuya mo, magkano? 52. Adi, lalo na kami malaking babayaran. 52? Oo. Annual yun, di ba? Oo, eh, ako pa, yung kinita ko pa. Kung 52 ang kinita, sa akin 51. Ah. Sabi ni ate, nag-aabuno pa sila. Nagbabayad sila ng tax nila. So, obligado kang magbayad ng tax. Kasi hindi pwedeng hindi ka mag-share ng tax dito sa Canada. Hindi pwede. Kaya lang pa rin ng CRA ng notice mo. Ayun, aalamin natin yan mamaya kay Kuya. Pero paano kung hindi nagbayad? May mga case bang hindi nagbayad? Ay, hindi ka pwede hindi magbabayad. Obligado ka magbayad pag may babayaran ka talaga. Oh. Eh, sa tulad naman namin, hindi naman kalakihan. So, last year ako, $51 lang siya. $171 pa. So, isang bayaran lang namin. Pero yung may mga pagkakataon na binabayaran tulad ni Daniel Imbalsado yun, talagang bumabayad siya ng 1-4, ididibigay niya sa kung ilan. Ah, pwedeng tingi-tingi? Oo. Pumapayag naman ang CRA. Ah, kala ko, bibiglain eh. Hindi. Hindi ka bibiglain. Parang isang taon din ibibigay sa'yo para bayaran. Ah, isang taon. Yes. Dapat mabayaran mo ng bago ulit mag-file ng tax. Okay. Pero wala namang kaso. Hindi wala naman nakakasuhan. Hindi. Hindi. Sa case ko nga dati, di nakapag-file ako ng limang trabaho ko, may naiwan ako isang T4. Di nakapagpakwenta ako ng kulang yung T4 ko. Tapos yung makaraos-raos na yung filing ng tax. Di natin ako ng CRA, meron pa akong utang. Meron isa akong hindi. Alam nila agad. Oo. Yan, binayaran ko siya. So talagang na-detect nila? Ay, hindi ka makakaligtas dito. Hindi ka makakaligtas ng tax dito? Pero pag sa Pinas? Ay, wala na rin isa.
maliliit na mamamayan kami dito sa Canada, nagbabayad ng tax. Pero obligado kang magbayad ng tax. Kahit wala ka nang nare-refund, magbabayad ka pa rin. Abunado ang ibig sabihin nun eh. Ate, salamat sa impormasyon ha. Okay. Alright, tayo na po ngayon. At pwede ba kitang pakita sa camera, kuya? Oh, sige, okay lang. Bakit nga po pala mayroon tayong tax refund dito? Saan? Tax refund? Unang-una, hindi talaga tax refund ang tawag doon eh. Tax filing. Tax filing. Kasi obligasyon ng bawat naninirahan dito na mag-file ng tax. Kaya nakukuha. Yung tax refund, beneficyo na lang yun na parang bonus na makukuha kasi may naibabalik sa'yo, pero hindi lahat nakaka-refund. Diba? Pag kulang kayong minaltas ng Canada, magbabayad ka pa. Sino po yung nakakatanggap ng tax filing? Lahat ng manggagawa. Yung lahat pala ng residente ng Canada. Lahat ng residente ng Canada. So, basta nag-residente ka, kailangan mo mag-file. May T4, walang T4. May age limit naman po ba yan? 18. 18, mataas. Karaniwa kasi na nakakakuha ng T4 na underage, hindi nila kailangan magbayad ng tax. Kasi hindi pa sila kailangan kaltasan ng tax. Eh paano na po yung mga tatrabaho ng 15, 16 dito? 17? Non-taxable yun eh. Kaya nagtrabaho sila, hindi sila kinakaltasan. Kaya yung kinaltas na tax sila, sa kanila, binabalik sa kanila. Kanina po yung isang natin, si kababayan natin. Yung asawa, dumating dito, wala pang trabaho last year. So, sabi nyo kanina, obligado pa rin siya magbayad ng tax. Obligado lang mag-file. Mag-file ng tax. Pero hindi siya nagbabayad po ng tax. Pero hindi pa siya nagbayad ng tax dahil wala pang kinakaltas sa kanya. Ang tax, kinakaltas habang nagtatrabaho ka. No. Pero obligado pa rin siya mag-file ng tax. Obligado siya mag-file. So may makukuha po ba siya? Wala. Wala siyang makukuha, pero doon makikita kung magkano yung makukuha nila. Kagaya sa child tax benefits, GST na ibabalik, climate tax. Kada pamilya kasi, kailangan makita kung magkano yung kinikita nila. Ang Canada kasi binabalansi na sa kanila kung paano nila kakaltasin yung tax. Kunyari sa binata, kapag trabaho ka ng buong taon, beyond 30,000, wala na halos tax refund na makukuha yan. Karaniwang nakakuha ng binata rito, $18 na lang. Baba. Oo, kapos pa sa pambayad sa pagpapayad. So, sa unang tax, okay pa? Dahil hindi pa kompleto yung taon na tinrabaho nila eh. Pero pag mula January hanggang December ka na nagtrabaho, wala ka na makukuha. Oo, ganun na po. Eh, paano na po yung katulad po ni Ate Cora? Wala, nag-aabono na siya. Pensionado na eh. Ah, ganun po ba? Kaya pala nag-aano sila? Pensionado na sila, hindi na sila nagtatrabaho. Nagtatrabaho kanina si Nanay Lydia. Pag beyond 30,000, ganun pa rin. Parang widowed kasi yun eh. Pag beyond yung sahod niya, wala pa rin siya makukuha. Pero pag below 27 pababa, may mga refund pa siya nakukuha. Last year, nakakuha pa siya ng 2.5. This year, nakakuha siya 1.6 dahil 28,000 yung refund niya. Ayong yung tinabawon. Pero sino po yung mga authorized na pwedeng mag-compute ng tax filing? Usually, yung nag-undertake ng schooling. Gaya sa TurboTax, meron silang may mga tutorial sila. Tutorial. After mo nun, mag-apply ka sa kanila kung gagawin mong business o tawag dito. Yung libre lang, tawag dito. Na kunyari sa simbahan, na meron silang magpo-compute sila ng taksang libre, mga gano'n. Ah, ganun po ba? Oo. Pero yung iba, gagawin business. Parang yung sa akin, gagawin, kinukuha kong business kasi kailangan magbayad ng kuryente. Mm-hmm. Tapos
internet. So, kailangan mo i-file din yung tax nito. Babayaran mo yung tax na sinisingil mo sa kanila. So, dito po sa Canada, kailangan po ba dapat accountant ka para mag- Hindi. Hindi, no? Gaya nga na sabi nyo, kailangan mag-upgrade lang. Mag-aral-aral lang. So, pag nagpa-file po kayo, meron din po ba kayong permit? Oo, kailangan ano ka. Inallowed ka ng CRA. So, yung... Na mag-open ang account ng ibang tao. So, yung permit nyo po galing po ng CRA? Oo, oh, parang... ano ba tawag yun? Registration yun eh. Ah, registered. Oo. Para mas legal. Oo, mas legal. Kasi hindi ka pwedeng mag-bukas dito ng T4 na makikita mo yung SIN number ng kapwa mo. Oo. Oh. Pwedeng gamitin kasi sama-sama yan. Oo. Oh. Yung mga tropa, no, hindi lahat legal. So, dapat meron ka rin pagdadaan ng butas. Oo. Oh. Parang ATM. Oh. Hindi ka pwedeng humawak ng ATM ng iba. Baka isumbong ka pa ng ano, ng kung teller. Pag walang authority. Pag wala kang authority ng ano, may-ari mo. Hindi ka gaya sa Pilipinas, di ba? Yung asawa mo, pwedeng pahawak sa iyo. Oo. Depende, bawal yun. Tinanong nga ako eh, bakit hawak mo yung ATM na asawa, ATM na asawa mo? Eh, pinag-withdraw ako. Bawal pala dito. Yun ang bago kami. Ibang nababalitaan ko na sila ay iwala na silang nakukuha ang tax refund. Mm-hmm. Kundi nagbabayad na sila. Ano po yun? Malaki po ba yung income nila? Kasi malaki yung income mo. Tapos may mga hindi tamang kaltas ng tax. Ibig sabihin, mas mababa yung kinaltas sa kanila ng tax. Kaya sinisigil sila ng CRA. Yung iba nga, ano eh, sobra yung nakukuha nilang tax. Tapos ang nangyayari? Sinisingil. Sinisingil, pinapababalik yung amount na kailangan ibalik. Oo. Ano po ba yun? Miscalculation or... Usually, ganon. O kaya, may information na hinihingi sa kanila, hindi nila kayang i-provide. Hindi may provide. So, ganyan yung nangyayari. Oo. Gaya ng, ano, yung international income. Mm-hmm. Pag hindi mo pin-provide, hindi ka makakakuha ng GST sa climate tax and incentives. Oh, yun nga pala. GST sa climate tax. Oo. Oh. Before. Meron ka pang renta sa bahay? Nagbabayad kang renta? Opo. Pag-file mo? Opo. 300 po. Pero wala po ang resibo eh. O yun, pag hinanap sa'yo ng ano, at di ka nakapag-provide, need mong ibalik to. Parang ganon. Mm-hmm. Paano po yung sinasabi nilang kailangan mong itago yung resibo ng grocery mo para i-file mo? Sa business yun. Ah, sa business po yun. So, kanyari, may business kang lutuan. Ginamit mo yung mga grocery para sa pagde-demo. Mm-hmm. Eh kailangan makita ng CRA na yung ginamit mo nasa iyo pa rin yung mga pinambili mo. So saan po mapupunta yung tax refund sa akin sa account ko? Kung naka-direct deposit ka sa bangko mo. Pero pag hindi pa, checking yung makukuha. Mm-hmm. Ano po yung sinasabi nilang gumawa ka ng account sa CRA? Kailangan mo yung access doon eh, kasi nandun yung notice of assessment na ginagamit pagkuha ng bahay, sasakyan. Tapos doon din nakikita yung email sa iyo ng banko, ay ng CRA, kung ano yung kailangan nila sa iyo. Tapos na yung... 3-9 to, 3-9. Di pa ako nagsasalita. Nagpaparinig. Hindi pa sure yun, pre. Nung last time, malaki yung ano... Lang nang sinimpo. Kailan entry mo brother rin? Brother, hindi nagkakaroon. Hindi ba? Ay, totoo. Hindi ibig sabihin totoo yun. Kasi last... Last year kasi, ang... Ngayon pala ba nagpa-compute? Hindi, last year pa. Pero may bawas din that time. Pero hindi gano'n pala. Pero hindi gano'n. 3-9 niya, nung 3-9 pa rin. 3-9. Butal-butal. Last year kasi, yung nagpa-compute ako, sabi 5,000. Oh, laki ng 5,000, sabi ko. Tapos nung dumating na, 3-6 na lang. Cheque. Cheque pa? Oo, hindi ko nga alam kung bakit. I-update mo sa CRA account mo.
Oh. May auto deposit doon, doon mo ilalagay yung banking details. Ah, so yun pala yung purpose ng paggawa ng CRA. Wala ba CRA? Oh? Ni, wala pa. Yan, meron pa, pre. Oh, yun. Doon lahat ng benefits sa mga taxpayers. Oh. Kaya pala hindi, kaya siguro hindi ako nakaka-receive ng carbon tax na last year tsaka kasi ganun. Wala nang isa-shoutout. Kasi mga tropa, no? So kailangan talagang gumawa pala ng CRA. So para doon ko ilagay yung auto deposit ng aking bangko at pag itong tax refund ko na, itong tax filing ko na to, pupunta agad doon sa bangko ko yung ano, hindi na magiging cheque kasi for the previous 2 years, cheque yung nakukuha ko eh. Sabi nga ni Kuya, after 2 weeks, yun na yung ano, 2 weeks, pwede ko na mak... 3-9? Paulit-ulit. Shoutout sa mga taga Pampanga, Mabalacan. Oh, Mabalacan, Pampanga, yun. Ikaw, pre? Shoutout sa mga taga Bulacan. Oy, taga Bulacan, parehas tayo. Saan sa Bulacan? San Ildefonso. San Ildefonso ako, sa Baliwag. Ah, magkatabi lang. Sa oh, bayan lang pagitan, sa Rafael. Oh. Ang tatay ko kasi, purong Bulakenyo. Kaya Baliwag. Yung nanay ko, tiga Ilocos. So, kalahati Ilocano, kalahati Bulakenyo. Yun. Informasyon lang po kung bakit kami nag-file ng tax dito at nasabot na nga ni Kuya yung mga katanungan ko. At hope, nakatulong sa inyo, no? Sana po nakatulong yung nagawa namin ngayong araw na to. At kasama ko po yung mga kabatch ko nung nag-apply kami dito. At tingnan mo naman si Gaston. Wala nang pera. Hindi, malapit na yan, pre. Kakaroon na. So ayan, oh. Paalam na tayo. Paalam na po. Baby, you give me ice and fire. Ano? Ano sasabihin mo? May sasabihin ko. Shout out ba?